Dahil panahon na muli ng tag-ulan sa bansa, asahan na ang sunod-sunod na pag-uulang mararanasan. Pero bukod dito, dapat na rin asahan ang mas malalakas sa bagyong paparating sa bansa ngayong taon. Ito'y dahil sa patuloy na umiiral na El Niño phenomena sa bansa na posibleng tumagal pa hanggang buwan ng Agosto. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Benny Estareja, kadalasan daw kasing mas malalakas sa bagyo ang dumarating sa tuwing may El Niño na nararanasan sa bansa. Merong relation itong pag-iral ng weak El Niño natin dun sa lakas ng ating mga bagyo. At base na rin ito sa ating experience, no, yung mga nung kapanahunan ng El Niño ay nagkakaroon talaga tayo ng malalakas na mga bagyo. At hindi malabo po na sa mga darating na buwan ay magkaroon din tayo ng ganong senaryo na malalakas po or typhoon at halos nasa borderline na po ng super typhoon. Bukod dito, hindi raw imposibleng maranasan daw muli sa bansa ang malalakas sa pag-ulan na dinulot ng bagyong Ondoy noong 2009. Bagamat magiging mas malalakas sa mga bagyong darating ay nasa 19 hanggang 20 pa rin ang inaasang bilang ng bagyong tatama sa bansa ngayong taon. Ayon kay Estareja, sa paparating na buwan ng Hulyo, Agosto, partikular na ang buwan ng Setyembre, ay asahan na raw ang mga bagyong darating sa bansa. Samantala, bilang paghahanda sa mga paparating na malalakas sa bagyo, isang storm surge warning system ang inilunsad ng Pag-asa. Layunin itong balaan ang publiko sa mga paparating na storm surges o daluyong sa kasagsagan ng bagyo. Very informative and helpful po itong nilabas natin na storm surge warning dahil at least mas meron na tayong division and yung category na tinatawag nitong mga warnings natin sa storm surge, like nagsimula tayo sa yellow, which is 0.5 hanggang 1 metro, o at least meron tayong payo sa ating mga kababayan na may possibility na lumikas. But then kapag orange na at saka red, yun na yung force evacuation dun sa mga nasa coastal areas. So at least pag naglabas tayo ng warning, meron ng action agad yung ating mga kababayan at meron silang karampatan na coordination sa mga disaster risk reduction and management offices po natin. Bukod dito, makakatulong din ito upang maiwasan ang mga casualties sa tuwing may mga bagyo sa bansa. Patuloy namang pinag-iingat ng pag-aasa ang publiko at maging alerto sa tuwing may paparating na bagyo o habagat sa bansa. Sandra Cabiquez, Newslight.